hindi nakakasawang pagmasdan ang ganda ng Masanga Point. So, andito ako ngayon sa barangay Sablang, isa sa mga barangay dito sa Baybay Cluster. Kasama natin ang lokal na pamahalaan, ang General Nakar, at nandito tayo para maghatid ng ilang mga serbisyo sa ating mga kabarangay dito. So, dito tayo tumigil sa barangay Hoy, ang barangay Sablang. Hello! Ganda naman dito. Ko lang guys ang dalampasigan dito sa barangay. Punta na ako doon para mag-document ng activities. Mula po sa Sablang ay nagtungo naman kami sa barangay Maligaya para po mapanood ninyo ang aming ginawang paghati ng serbisyo. Paki-follow na rin po ang YouTube channel ng aming bayan, General Nakar Quezon. Salamat po! So, andito pa rin tayo sa Barangay Maligaya at katatapos lamang ng pagbibigay ng serbisyo sa mga kabarangay natin dito. At punta lang ako dito sa may tabing dagat. Medyo mabato yung dalampasigan nila dito. Pero ang gaganda ng mga bato. Ang kikinis. Sarap dito sa dalampasigan yung makakalanghap ng sariwang hangin. Tapos naririnig mo ang mga alon na sumasalo sa dalampasigan. Priceless. Kaya naman sa mga katulad ko na nandito ngayon sa probinsya, mas na-appreciate ko ngayon yung buhay dito sa probinsya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sabi nga dito sa probinsya, kapag masipag ka, hindi ka mag-uwi. Dahil napakayaman dyan ang karagatan, pwede kang mangisda. Maraming ilog dito at mayaman din at mataba ang lupa na pwede kang magtanim ng gulay at magtanim ng iba pang halaman na pwede mong kainin, mga prutas. So dito talaga walang lupan, basta meron ka lang sipag at syaga. At ma-share ko na rin habang nandito ako. Alam niyo po ba na ang General Nakar ang largest municipality sa buong Luzon, if I'm not mistaken. At sa buong lalawigan ng Quezon, ang General Nakar ang pinakamalaking bayan dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman, yung pagpunta pa lang sa isang barangay, tulad ngayon, nandito kami sa isang barangay, ay medyo effort na talaga. Ilang barangay din at yung daan, medyo mahirap pa sa ngayon. Pero nandun yung pagsisikap, ramdam natin yung pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maabot maging yung mga pinakamalalayong barangay. At malaki na rin yung naging improvement. Dahil dati-rati talaga hindi mo ito madadaanan, hindi maabot ng masasakyan. Pero ngayon, nakakabot na yung mga 4x4, yung mga jeep na malalaki yung gulong, at syempre yung mga motorsiklo. So naabot na ito. Dito sa Baybay Cluster, ilang barangay din yung madadaanan mo. Yung una, yung barangay Magsikap. Doon kami na ligo minsan, yung sa Pagapidin Falls. And then, susunod dito ng barangay San Marcelino. Yung San Marcelino, nandito naman yung isa sa mga kilalang tourist spot dito sa bayan ng General Nakar, yung Tulao. Susunod dito ng Sablang. Sa Sablang, nandito yung isa rin sa ipinagmamalaking tourist spot dito sa General Nakar, yung Tipalil Falls, na hindi ko pa rin napupuntahan, pero isa sa mga pangarap ko ay marating itong Dipalyon Falls. And then, after ng Sablang, dito tayo sa Barangay Maligaya. So, dito naman sa Maligaya, meron din ditong falls, yung Nabuslu Falls, at meron ding mga ilog na napakalilinis talaga dito sa General Nakar. Maipagmamalaki kong sabihin na lahat ng mga ilog dito, napakalilinis. At bukas naman, ang aming schedule ay pupunta kami sa Canaway hanggang sa Sitio Masanga para magdala din doon mga serbisyo. So yung Masanga, ilang beses na ako nakarating dyan, is napakagandang lugar talaga. At kung kayo ay follower ni Milot, siguro ay napanood nyo na rin naman sa kanyang vlog yung mga adventure niya sa Sitio Masanga. Yan po ay nasa Barangay Canaway. At kasunod ng Canaway, yun na yung Barangay Umiray, na isa sa pinakamalayong barangay dito sa amin. So,
Nakaka-proud. Pinagmamalaki ko ang bayan ng General Nakar. At mas na-appreciate ko na siya ngayon. Dati-rati, sabi ko nga, ay naghangad ako na umalis ng bayang ito at magtrabaho sa ibang lugar. Pero ngayon, ko na-realize after ilang years ng pagpunta sa ibang lugar, pagtatrabaho sa Maynila, pagpunta sa ibang bansa, na pinakamasarap magtrabaho at pinakamasarap maglingkod ay sa sariling bayan. So yun. So I'm happy to say na talaga sa tingin ko ay dinala ko ng Diyos pabalik dito sa bayan ng General Nakar para dito naman ibuhos ang lahat ng talento at lahat ng regalo na ibinigay ng Panginoon at maging blessing din sa ibang tao, sa lahat ng tao na nakakasalamin. So yun po. Sana pagkatapos ng pandemya, ang ilan sa inyo makabisita rin dito sa aming bayan at ma-appreciate din ninyo at makita nyo rin ang natural na ganda ng General. The next day. Good morning, guys! Day 2 of our bye-bye trip. Dito kami natulog kila Ate Merly. At napakarami niyang halaman dito. Bibili tayo ng ilan sa mga halaman niya. Napakarami pong magagandang halaman dito ni Ate Merly. So tayo po ay bibili. Ito, fern na to. At saka, ito daw yung tinatawag nilang prayer plant na pag sa hapon ay parang tumitikom yung dahon. Ganda. Kumuha na rin ako ng isang ganito. Saka ito. So ito yung mga binili ko. Halaman. Ito pa yung iba. Oh, yung gaganda. Oh. Sabi niya dito. Plants for sale. Kada rin yung mga pasta. Thank you po, Ate Merly. Bye-bye po. Thank you po. Mula naman po sa Barangay Maligaya ay nagtungo naman kami sa Sitio Masanga sa Barangay Canaway. Dito na kami sa Sitio Masanga at yung aming mga sasakyan ay dito dumaan sa Buhanginan para mas malapitan namin yung Masanga Point. Kaya lang, meron kami sa sasakyan na medyo ayun ang off. May isa kami sasakyan na nabalahaw na sa buhangin. Nandun pa rin hanggang ngayon. Napakaganda talaga dito sa Sitio Masanga. Ito yung sinakyan namin. Kasama ko muli ang iba pang mga kawani ng lokal na pamahalaan. Dito naman tayo maghahatid ng serbisyo. Lang muna tayo dito sa dalampasigan. Hindi pa naman nagsisimula dahil wala pa yung mga tao. Ito po ang Masanga Point, isa rin tourist destination dito sa General Nakar. Alam niyo po ba, makasaysayan ang lugar na ito dahil ito po ay naging hideout ng 1st Anderson Guerrilla Battalion noong panahon ng Hapon, noon pong World War II. Kung mai-research niyo po, may mga guerrilla submarines na naikalang dumaong dito sa Masanga noong 1944. Kaya naman maituturing na historical talaga ang lugar na ito. So ito daw po ay salmon. Pag binibenta po nila dito ay 150 to 160 per kilo. Dalawa. Ito pa yung isa. Ito pa yung ibang mga huli nila. Thank you.
Katatapos lamang ng activity at habang naghihintay ng pananghalian ay naglakad-lakad muna ako. Umaambon kaya ako ay hindi nakakasawang pagmasdan. Ang ganda ng Masanga Point. Ingat lang ha, ingat. Ingat kayo mga nini, totoy. Galing ha. Ito mga bata. Sa paglalakad-lakad ay nakita ko po ang ilang mga bata na masayang naglalaro at lumalangoy sa dagat. Humingi naman po ako ng permiso sa kanila para sila ay ma-video. Kung may mas mahaba pa sana kaming oras, gusto kong makilangoy kasama sila. Gusto ko rin sana silang makausap, makakwentuhan, at matanong sila kung ano yung mga pangarap po nila sa buhay. Pero sa ngayon, nakakatuwa ng pagmasdan ng kanilang mga ngiti. Simple joys, sabi nga. Ito talaga yung simple pero masayang buhay. Dati mag-pray, magla-lunch naman tayo. At ito po ating ulam. Sariwang isda. May upa po ah. Sariwang isda. Ito ang ating ulam. Salamat po. Ito po. Wow. Ito po ah. Salamat. Bumaba tayo at tinignan natin itong pinapagawang tulay. Hanging bridge. Pero matibay. Matibay. Tulad noon, nung kami lagi dito, talaga namang matibay, oh. Saka maganda yung mga kahoy na ginamit. Hindi po diba, ano? Opo. Ah, ito pa lang hindi pa tapos. Ito lang hindi pa tapos. Pero may nadadaanan na. Pwede naman tayo. Mangapit. Bye. Okay. Gawa pa lang siya. Hop, landahan. Kakapit na laang. Kapit. So ito po ay hindi pa po tapos. Pero yeah. Hop. Tinawag niya. Hop! Hop, pumaya! Huwag pumaugya! Kami po'y tumatawid. Isa pa lang. Kaya... Sa mga kayo, mababa naman babagsak. Ba, masakit po yan. Maliit na ang tutungan. Yay! Ang birds! Yun! We made it! Pero pag natapos yan ay talagang very good. Nandito naman tayo ngayon sa graduation ng training ng search and rescue ng MBRRMO para makabuo sila ng Barangay Emergency Response Team mula dito sa barangay Maligaya. So, bawat barangay dito sa aming bayan, dahil nga sobrang laki ng bayan ng General Nakar, bumubuo tayo ng Barangay Emergency Response Team. At yung ating MBRRMO, sila yung nagpapatraining. 3 days training ito ng search and rescue. Matinding training ang pinagdaanan nila. At ngayon nga ay yung kanilang training. So, ito tayo para makita at i-document. Ganito po ang usual na mga jeep dito.
tataas. Ayan. Lalaki ng gulong. Tataas. Bye-bye po. Matapos ang lahat ng aming mga activities, panahon na para umuwi. Nadaanan din namin ang ongoing construction ng Malatunggan Bridge. Kapag natapos na ito, malaking tulong po ito para sa mga taga-Baybay. One eternity later. Hi guys! So it's past 6 p.m. at kadarating ko lang dito sa bahay. Mapagod, mapuyat yung ating naging bye-bye trip at bye-bye adventure. Pero masasabi ko na masaya at very fulfilling. Dahil nakita natin yung mga ngiti at naramdaman natin yung saya ng mga kababayang nakakasalamuha natin doon. So masaya sila na nararamdaman nila yung malasakit. At masaya rin ako at fulfilled ako na naiipaabot natin yung tulong at yung serbisyo sa kanila. At the same time, sobrang patuloy akong namamangha sa ganda ng General Nakar, sa ganda ng bayan ko. Ang natural na ganda ng General Nakar na talagang labis kong ipinagmamalaki. Hindi ito yung unang beses, actually maraming beses na ako nakarating dyan sa Baybay. Kahit nung panahon pa, nung last year na ilang beses kaming bumalik dyan para mag-relief. Pero every time na dumadaan ako dyan, every time na pumupunta kami sa mga barangay, talagang namamangha ako sa ganda, sa natural na ganda ng General Nakar. And I'm hoping na patuloy natin itong ma-preserve at maingatan para sa susunod pang henerasyon. So, yun guys, magpapahinga na muna ako. Medyo haggard na ang tita nyo. Haggard na ang tita nyo. Yan. Rest mode na lang muna. So that's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kalayaan ka. Thank you for watching. God bless!